Shalom, Boker Tov, that is Hebrew, which means hello, good morning. Again, welcome to the message for today, entitled Greatness in Serving, but in God's Way. Greatness in serving, but we have to do it in God's way. The verses are found in Mark chapter 10, verse 35 to 45. Greatness in serving, but in God's way. Yan po ang mensahe sa umagang ito. At ang gagamitin po natin na verses ay matatagpuan sa Mark chapter 10, verse 35 to 39. Pero habang inaantay natin ang lahat or ang iba na makapasok for our live FB message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel. Ano ba yung gospel? Ang magandang balita ng ating kaligtasan, ang work and person of Jesus Christ. The gospel came from the word Evangelio, euangelion, from the Greek word euangelion. Eu means good and angelion means message or good message or good news, and it is about the work and person of Jesus Christ. Tayong lahat ay kailangan nating ma-appreciate at mag-believe sa ginawa ni Jesus Christ at sa person ni Jesus Christ in order to be reconciled with God. Bakit po tayo na ma-reconcile? Kasi in our present stage, we are unreconciled with God because of our sins. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi sa Romans 3:10, no one, not one is righteous, not one is seeking God, not one is doing good, no one. At ang God po ay holy, so we are all sinners, at ang God ay holy, kaya tayo po ay unreconciled. Ang wrath po ng God ay nasa atin, at dahil sa ating kasalanan, nandun yung wrath, at ang eventual result niyan, the wages of sin is death, and the death is eternal death, no? At habang dito tayo ay spiritual death, at tayo rin ay makaranas ng physical death. Pero ang pinakamahirap talaga yung maranasan natin yung eternal death, na we will spend eternity in hell because we are unreconciled with God. And God is holy, will not allow any person with sin to be with Him. No? Pero mayroon pong solution si Jesus, si God. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ to perform our salvation by doing the works which we cannot do. Siya po ang sumunod sa lahat ng batas, no? Lahat ng batas na dapat requirement ng God. Kasi ang requirement po ng God ay perfect. Tayong lahat ay nagkasala in one time. Nagkasala tayo, sinungaling tayo, magnanakaw tayo maski konti, blasphemous. Kaya tayo po ay, kung gagamitin po yung Ten Commandments sa ating judgment, we're all sinners, guilty tayo, at ang punishment natin ay wages of sin natin ay death in eternal hell, no? So, kailangan natin, you have to repent from our sins, and we have to acknowledge na si Jesus talaga ang nagbigay ng ating kaligtasan by believing that we are not righteous, and we need the righteousness of Jesus Christ. Kailangan mapasa sa ating records yung righteousness ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lang ay ma-perfect righteousness. Siya lamang ang may perfect na katuwiran. Ang ating katuwiran ay hindi yan nakakapasa sa God. Ay filthy rags yan. Parang maduming basahan yan sa tingin ng rags. Even yung best effort mo. Kaya nga ang sabi natin, we're saved by grace through faith. And not of yourselves. It is not a result of our good works so that nobody could boast. Kailangan natin i-acknowledge si Jesus Christ. Kailangan natin makuha yung righteousness by believing on Him and by believing that our sins are also transferred to Him, at siya nga yung namatay doon sa cross. Siya yung namatay, nalibing at nabuhay, at napagtagumpayan po niya ang kasalanan. No?
Kaya tayo po ay nagnaniniwala ni po na mapagtagumpayan natin ang kasalanan by believing on the Lord Jesus Christ. Kailangan din natin maniwala na we're holy kung tayo po ay na-regenerate na ni Jesus Christ. Kung ikaw ay holy, dapat you have to repent from your sins and do holy things. Kasi sabi ni Jesus Christ, be perfect for your Father in heaven is perfect. Sabi nga ng God, be holy for I am holy. Again, we have to strive to be holy, but that is not the way na ma-reconcile tayo, ma-save tayo. You can only be saved by the works of Jesus Christ. Salvation is all of God. Kaya nga, we have to believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga, siya yung kumuha ng ating kasalanan at siya ang nagbigay sa atin ng katuwiran. Sa umagang po ito ay ating pong pag-uusapan ang the greatness in serving, but in God's way. At ang babasahin po natin ay Mark 10, chapter 35 to 45. Yan po ang ating gagamitin na verses as our springboard for our topic today or our message for today. Okay. Let us begin, mga partners sa tennis at sa ibang makikinig sa mensahe sa umagang ito. Welcome again to the message for today. The greatness in serving, but in God's way. The verses are found in Mark chapter 10, verses 35 to 45. At aking pong babasahin na ito sa aking Bible po na New King James Version, English Version. Ito po ang nakasulat dito. The subtitle is Greatness in Serving. 35 ng Mark 10. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. And he said to them, What do you want me to do for you? They said to him, Grant us that we may sit on your right hand and the other on your left in your glory. But Jesus said to them, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, We are able. So Jesus said to them, You will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism I am baptized with, you will be baptized. But to sit on the right hand and on my left is not mine to give, but it is for those whom it is prepared. And when the ten heard it, they began to be greatly displeased with James and John. But Jesus called them to himself and said to them, You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant, and whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Let us pray. Our God and Father in heaven, we thank you for all the things. We thank you for reading these verses to us. At no Lord, na ito po ay magbibigay talaga sa amin ng gabay sa aming mga buhay. At alam po namin na very powerful itong mga word. And it will give faith to those who have no faith yet. And will grow our faith so that we can glorify your name. Thank you na binigyan mo ako ng privilege to proclaim your message for today. And give me the wisdom, Lord. Please give me the wisdom to deliver this message rightly. At ganun din po sa aming makikinig ay buksan mo ang aming spiritual mind. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. So ito po ating ginamit na verses ay matatagpuan sa Mark chapter 10, verse 35 to 45. At ito po yung gagamitin natin, the greatness in serving, but in God's way. So pwede natin i-divide into three parts. Ano ba yung natural way
of being great. At sabi nga doon, nakikita natin na they're asking for glory, no? Because they're serving. Number two, ano po yung topic natin? We should comparing Jesus' service to our service. Kung paano po naglingkod si Jesus Christ, mas higit po yan ang kanyang ginawa kaysa atin. Hindi natin malalampasan yan kasi mayroon nga siyang objective in doing these things na nagsiserve siya. At ang pangatlo po ay, ano ba yung mga practical advice ni Jesus in order to be great? Siyempre, by serving and being a servant. So, number one, ano yung natural definition ng service? Na sabi nga, kailangan ng natural service natin ay may bayad. Pangalawa, ano yung service na ginawa ni Jesus compare sa service na magagawa natin? At ang pangatlo, yung practical advice ni Jesus in order to be great, no? At you must serve. So dito po ay titingnan natin ang konteksto. Sabi sa 35, then James and John, two of the apostles of Jesus Christ, magkapatid ito, anak ni Zebedee. At mayroon ding isa pang magkapatid, si James and Peter, Simon and si Andrew and Peter, magkapatid din yun. Pareho silang mga mangingisda. Sila yung mga first circle na nirecruit ni Jesus Christ at sila yung mga inner circle doon sa apostles of Jesus Christ. Alam po natin, si Jesus Christ ay mayroon pong piniling 12 apostles during his ministry here on earth. At dalawa po dito ay si James and John, no? Na anak ni Zebedee. Ito yung ni-request ni James and John. Teacher, we want you to do for us whatever we ask. So parang napaka grabe naman tong kanilang sinabi. Teacher, we want you to do for us whatever we ask. So sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Sabi na, grant, they said to him, grant us that we may seek one of your right hand and the other on your left in your glory. So sabi dito, let us define the natural way of being great. No? Ang natural way of being great ay meron tayong reward. At akala ni James and John na si Jesus talaga ay magiging king nila dito sa lupa na to. Kasi they're calling him Messiah at si Jesus Christ naman talaga ang Messiah. Pero hindi nila alam na ang purpose ng ginawa ni Jesus Christ dito is not only to liberate the Israel from bondage, from their oppressors, but really to liberate all mankind from the oppression of sin. Again, the objective of Jesus Christ in his ministry here, kaya siya nag-incarnate, is not to liberate Israel from the bondage and from the conqueror or from the subversion, from the suppression of their mga nagsakop sa kanila, kundi to liberate the mankind from the oppression of sin and penalty of sin. So akala ni James na magiging hari ito si Jesus Christ, kaya nag-request sila na parang sila yung upo sa kanan ng Ama, sa kanan ni Jesus Christ at sa kaliwa ni Jesus Christ kung si Jesus Christ ay magtatagumpay. At ang kanilang expectation ay si Jesus Christ ay magiging great leader talaga ito kasi kanilang pananaw sa Messiah, ang pananaw ng mga Hudyo sa Messiah ay sa person like David, the son of David ngayon, ang Messiah, na mag-liberate sa kanila, sa kanilang mga suppressors, no? So, yun po ang kanilang ano. So, dito po ay makikita natin pag natural mind ng puwang tao, akala natin ang price ng ating paglilingkod ay bibigyan tayo ng glory, bibigyan tayo ng position in the government, in a organization, dado na dito sa kingdom siguro ni Jesus Christ. Yun ang kanilang in-expect. But sinabi ni Jesus Christ, dito natin mapapakita na medyo binago ni Jesus Christ, sabi na, but Jesus said to them, you do not know what you ask. So some of us,
na in a natural mind do not know what we are asking. We are always praying to be great in this temporal world. Kaya tayo, sabi natin, magiging Kristiyano na ako kasi masosolve na yung aking mga problema dito sa mundong ito. Yayaman ako, wala akong karamdaman, maging sikat ako. Ako ay maglilingkod sa Panginoon, sisikat ako. At yun ang tinuturo ng mga prosperity gospel. But hindi po yan ang purpose ni Jesus Christ dito. Ang purpose ni Jesus Christ dito ay to liberate us from the oppression of sin. At makatakas talaga tayo doon at eventually spend eternity with Him in heaven. No? Sabi dito, you do not know what you ask. So I hope na ito pong sabi natin, hindi ito patama sa atin na you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? Sabi ni Jesus Christ, kaya niyo bang inumin ang cup, referring to the wrath of God na ininom ni Jesus to the dregs, no? He drank the cup of the wrath of God to the dreg, yung parang pinakalatak, ininom talaga, ubos talaga yan. Kasi ang cup po yan ay symbolism po yan sa wrath of God to the people who are sinners, tayong lahat yan. At kung hindi yan maalis sa atin, talagang mapaporosahan talaga, yung wrath talaga ang God ang mapapunta sa atin. Kaya nga, si Jesus Christ ang ating substitute, namatay siya doon sa cross. Sabi nga niya, Lord, let this cup be taken from me. Pero na-realize ni Jesus Christ, not my will, but your will, O Lord. Na ang will ng Panginoon ay si Jesus Christ ang mag-take ng wrath ng mga believers niya. No? Ang mga believers niya. So, parang ang symbolism nung Jesus Christ drank the cup to the dregs, yung lahat talaga, walang tinirang wrath para sa mga believers, ay ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized? Ang ibig ko sabihin ng baptism dito, hindi po ito water baptism, na ceremonial water baptism. Yun na po ay symbolism na tayo din po ay nabaptize if we believe in the Lord Jesus Christ. Ang ibig po sabihin ni Jesus Christ dito na nabaptize, I was immersed, I will be immersed in evil and suffering just to save you, just to conquer the death and sin. Kasi yun ang kalaban talaga, number one kalaban talaga natin, yung sin. At saka yung death, kasi yung death nga, the penalty of sin is death. Dapat matalo ni Jesus Christ yan, na siya ay mapagtagumpayan niya yung kasalanan, kaya si Jesus Christ lamang ang perfect na nakapagtagumpay sa kasalanan. Because he lived a perfect life, sinless siya. At the same time, he died to conquer the death. At siya nga ay nag-resurrect. Proof niyan na tayo po, if we believe on Jesus Christ, we will also conquer sin and death at we will be resurrected in the last days. Kaya itong malalim ito na sinasabi ni Jesus Christ, you will indeed drink the cup that I drink and with the baptism I am baptized with, you will be baptized. So if you believe on the Lord Jesus Christ, ito yung ginawa ni Jesus Christ. Ininom niya yung wrath, cup of wrath na supposed to be sa atin, at siya yung pumunta doon sa kamatayan upang talunin ang sin and death, upang makita natin na meron talaga tayong resurrection. Sabi na, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those whom it is prepared. Very profound itong verse na to. But to sit on my right hand, yung glory talaga, kasi hindi alam ni James na dyan kung saan upo si Jesus Christ. Akala nila sa temporal throne lamang dito na parang leader siya. Hindi po yan ang objective ni Jesus Christ. At alam ni Jesus Christ na will be seated talaga in the right hand of God. At yun ang right hand of God symbolizes the glory of God. No? Symbolizes the glory of God. Sabi niya, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it is for those whom it is prepared.
Alam po natin sa Jesus Christ ay nag-incarnate, although he has the attributes of a God, kaya omniscient siya, alam niya lahat, pero sometimes mayroon din siyang attributes ng man, no? Kasi we believe that Jesus Christ is both truly God and truly man. All the attributes of God is with him before the incarnation. Nag-add ngayon yung attributes ng man sa kanya, kaya nga he opted to limit his omniscience, yung kanyang kaalaman. Kaya nga minsan doon sa Matthew 24:36, sabi nga, regarding the days of my coming, even the angels in heaven and the Son of God, referring to him, do not know the time, only the Father. So, yan po ang minsan hindi natin maintindihan, na si Jesus Christ ay mayroong attribute ng man yan, and he opted to limit some of doon. Kaya nga siya ay nagkatawang tao to sympathize with us. So dito po ay sabi niya, to sit on my right hand, hindi sa akin yan, and on my left is not mine to give, but for those whom it is prepared, no? So makikita po natin dito yung glory ni Jesus Christ sa John chapter 17, na sabi ni Jesus Christ sa John chapter 17, nung nanalangin siya kay God the Father, sabi niya dito sa John 17, no? Yan, sabi na, Jesus spoke these words, 17:1, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son also may glorify you, no? Sabi niya, I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So si Jesus has a glory before he came into this world. Na? Sabi niya, and now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So, si Jesus Christ ay nagkatawang tao, nagpasakop siya sa Father niya, kasi obedient siya sa Son, kasi may mission nga sila to save us from our sins and from our death, no? Kaya, sabi ni Jesus Christ, it is not for me to give the glory for you, no? But what is prepared. Dito po makikita natin dito na Sabi ni Jesus Christ dito. Then they said to him, sabi, are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I baptize with you? So kaya niyo ba i-drink yung ginawa ko, yung wrath of God? Saka yung ako ay nag-immerse doon sa suffering and pain and sin upang ako po ay mapagtagumpayan ko po ang kasalanan at ang death, no? Yung power ng death ay napagtugumpayan ng being a man, no? Then they said to him, we are able. So hindi pa rin nila naintindihan na they cannot really do it, no? So Jesus said to them, you will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism that I am baptized with you will be baptized, but to sit on the right hand and on my left is not mine to give, but it is for those whom it is prepared. So alam po ni Jesus na siyempre na as a human being and as an apostle, they will also suffer to proclaim the gospel, but not in relative compared to what Jesus Christ na ininom talaga niya yung wrath of God. Hindi mo pwede i-compare yan. Kaya second portion natin, we have to compare kung anong ginawa ni Jesus Christ at ang ginawa ng mga apostol. Ang mga apostol ay they will also suffer from the persecution, at sila din po ay mamatay ng karumal-dumal na kamatayan, but not as great ng ginawa ni Jesus Christ na siya talaga ang being God na palo ng God the Father because of our sins. At siya yung pumunta talaga dun sa death at natalo niya ang conquer of death. So we can also participate in this suffering, kasi meron ding tinuturo si Paul doon sa Romans 8, na sabi nito doon sa Romans 8, from suffering to glory, verse 8, chapter 8 ng Romans, verse 18, for I consider that the suffering of this present time
at are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So although the apostles will suffer also, sila din po ay mape-persecute, and pero hindi yan katulad ng suffering na ginawa ni Jesus Christ. At the same time, tayo din po ay pagniniwala tayo kay Jesus Christ, mababaptize din tayo. Ibig sabihin, masama tayo doon sa kanyang baptism. Yun ang sinasabi sa Romans 6 na we are dead on our sin because we are crucified with Christ. Nakasama tayo doon sa baptism doon. Ipibilib on the Lord Jesus Christ. But ang pinakahirap talaga, yung glory. Kasi meron pong dalawang klase ng glory. The intrinsic glory of God. No, yun po ang nakita ko yung kay Stephen Lawson na meron pang dalawang glory ang God. The intrinsic glory of God, na yun talaga yung permanent kay God, na yun yung divine nature niya at holy siya. Hindi natin pwedeng dagdagan yan at hindi po natin pwedeng bawasan yan. But there is also one type of glory, yung ascribed glory, na hiningi ng God na i-acknowledge natin siya. Pag nag-glorify tayo ng God, ina-acknowledge natin siya na He is above us. He is above us. He is not like us. No? Yun ang glory ng God na dapat natin gawin sa Panginoon. Can be ascribed to God. Pero yung intrinsic glory niya, hindi natin pwedeng dagdagan yan. Isa lang talaga yung God lang talaga dyan. Si Jesus Christ lang at sa God ang may glory na yan. And all of us, including the apostle, cannot have that glory. So, dito po, ano yung mga practical advice ni Jesus Christ? Sa verse 41, and when the 10 heard it, yung 10 kasi, there are 12 apostles kasi, yung 10 apostles, aside from James and John, and when the 10 heard it, they began to be greatly displeased with James and John. But Jesus called them to himself and said to them, you know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and the great ones exercising authority over them. So alam niya, ito yung mga natural na sa mga Gentiles na kung sila ay leader, nilo-lord na suppress nila or mas mataas talaga sila sa kanilang mga subordinates. This is the natural thing, no? Yet it shall not be so among you. So ito yung advice ni Jesus Christ sa atin na mga Kristiyano, sa apostol, at the same time sa atin ni mga Kristiyano. Yet it shall not be so among you. But whoever desires to become great among you shall be your servant. So sabi na sa apostol, kung gusto niyo maging dakila, dapat maging servant kayo. And whoever you desires to be first shall be slave of all. So kung gusto mo maging mauna, maging alipin ka sa lahat. At ito yung sinabi na dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. So sabi ni Jesus Christ, even me did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Alam po natin, Jesus Christ give up his life, hindi siya pinatay ng mga Hudyo. He really give up his life to ransom us, to ransom the believers from to life a ransom for many. Parang yun yung binayaran ng ating mga kasalanan. Alam po natin, we believe in a substitutionary atonement that Jesus Christ did it for us. Siya yung napako, siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. Pasalamat tayo doon. The same time, in order for us to be declared righteous or justified, to be justified, we should have the righteousness or katuwiran ni Jesus Christ, kasi yun na ang katuwiran na nakakapasa sa God na holy. So yun po, sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, for he made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. For God made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us. Siya yung parang sin. Siya yung trinato ng makasalanan dahil sa ating makasalanan, so that we might become the righteousness of God in him. Para tayo maging righteous sa paningin ng God, binigay ni Jesus Christ din ang kanyang righteousness sa atin. So God will look us, will see us,
as if we are living the life of Jesus Christ. And he looked Jesus Christ in the cross as if Jesus Christ did all the sins of all those who believe in him. That is the great exchange doon sa 2 Corinthians 5:21, where he made him who knew no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God in him. Bilang pagtatapos po, dalawa lang po ang ating makukuha dito. There is greatness in serving, no? And the greatness of serving is to, ano yung pagsiserve natin? Number one, we should serve to glorify God. We should serve to glorify God. And we can only glorify God if we are reconciled with Him. If you are not reconciled with Him, you are against God. Kasi kalaban ka ng God, hindi ka son of God. You are not a children. You are not a child of God. You are an enemy of God if you are not reconciled with God. You must be reconciled to God in order to glorify God by serving. Number two, we must proclaim the gospel to all nations and tribes, to all languages, so that they will also know that Jesus Christ died for our sins and give us the righteousness. At ang isa po na lastly na po na matutunan natin dito, although si Jesus Christ ay nagbigay ng mga advice kung paano tayo maging great by serving, but whatever service we will provide, we're all servants pa rin. Kaya nga sabi noon na tayo pa rin ay alipin, hindi natin mako-compare ang ating service sa ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ drank the cup of wrath na nandun kay Jesus Christ para tayo maligtas sa ating makasalanan. Hindi natin kayang gawa yan. Pangalawa, si Jesus Christ ang tumupad talaga sa ating salvation. Hindi rin natin kaya yan. We are just advice, relative yan. Compared to Jesus Christ, model si Jesus Christ, we should try to be perfect as Jesus Christ, but hindi yan ang basihan kung bakit tayo maliligtas. Ang basihan po ay si Jesus Christ. So, again, I plead to everyone, God is pleading through us na you must be reconciled to God. Paano po ma-reconcile to God? Siyempre, you must acknowledge that you're a sinner. You must repent from your sins. And then, ask Jesus Christ to be your Lord and Savior. At Jesus Christ talaga ang ating kaligtasan. You have to believe in Him. And again, there is no wrong in serving, but serving to be great, you have to serve, but in God's way. Hindi tayo magkukumpit kay Jesus Christ kasi hindi natin makukumpit ang ginawa ni Jesus Christ. We have to follow lang sa Kanya. Gawin natin ang pinuutos niya, but ang ating salvation ay hindi natin iasa sa ating service, hindi natin iasa sa ating kakayahan, iasa talaga natin kay Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, salamat din po Lord sa mga message o mga verses na yung binigay dito na inaayos ang aming definition ng pagsiserve at maging great, kundi dapat kami maglingkod sa iyo Lord at maging magpakumbaba, no? Magpakumbaba kami Lord at maging servant din Lord. Ngunit alam po namin Lord na maski anong aming pagkukumbaba, hindi kami karapat dapat sa iyo, kasi ikaw lamang ang karapat dapat sa paningin ng Diyos, at kami lamang ay nabiyayahan dahil binigay mo ang iyong righteousness sa amin at kinuha mo Lord ang aming kasalanan, ang punishment ng aming kasalanan. Salamat talaga Lord sa biyayang ito, salamat sa salvation na binigay mo sa amin, at patuloy na ang pinapanalangin Lord na kung mayroon pa dito Lord na nag-aalaga ng kanilang mga kasalanan, hindi pa po nabuksan ang kanilang puso at isipan, Lord, bigyan mo ng pagkakataon, nabuksan mo po Lord ang kanilang puso at isipan, hindi magre-rely sa kanilang sarili, kundi magre-rely talaga sa iyong ginawa doon sa cross. Salamat muli, Lord. Dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po.